What's up mga kapartner? Welcome back to my YouTube channel at ang vlog number 7 natin ngayon sa ating negosyo tips. Ang topic natin ay okay lang ba na mangutang para magbukas ng iyong sariling business? Kung gusto nyong malaman ang aking opinion tungkol dito ay nako, panoorin natin itong aking vlog. Let's go! Okay, merong dalawang klase ng utang. Itong tinatawag natin good debt at bad debt. Ano bang ibig sabihin ng dalawang ito? Una, yung good debt, ito ang utang na gagamitin mo sa iyong negosyo. Kumbaga may balik. Kahit anong utang na gagawin mo, basta may balik. Kumbaga may delay. Yung porsyento, for example, nag-utang ka is 10% yung interest ng, for example, 10,000. Ang interest then 10% is 1,000. Pero kung ibabayin sell mo naman ito, for example, ay ref. For example na lang, nag-utang ka ng 10,000 pero ang benta mo ay 12,000, tumubo ka pa rin ng at least 1,000. Yun ang good debt. Ang bad debt naman, yung mga utang na walang balik. For example, nangutang ka para sa mag-shopping, mag-birthday, anniversary ng asawa mo, anniversary ng jowa mo. Sana all may jowa. Okay. At anniversary ng tawag dito. Ay, buhay, nawala na tuloy ako. Okay. Pwede rin nangutang ka dahil buntis ang asawa mo. Yun ang mga bad debt. Mga utang na walang balik. Okay? Okay, balik tayo dun sa tanong na kung okay lang ba na mangutang para magbukas ng sarili mong business. Okay, para sa akin, kung gagamitin mo ang utang para magbukas ng business, ay wag na wag mo po yan gagawin. Kasi mali ang mag-open ng business na galing sa utang. Okay, dahil lahat po ng business na first na business ay pwede po yan malugi. Okay, kasi unang-una, wala ka pang masyado experience. Kaya mataas ang porsyento na pwede po yan malugi. At mataas lalo ang porsyento na malulugi dahil galing po sa utang ang iyong puhunan. Okay, for example, di ba, dahil simula pa lang ang iyong business, kumbaga bagong-bago pa lang, ang kita mo niyan o ang kumbaga ang benta mo ay Diyos ko, baka isang araw wala o baka ilang transaction lang ang mabibenta mo, baka malugi ka sa araw-araw na pagbabayad mo ng utang. Depende pa yan sa inutangan mo, kasi may utang na may mga lending company na 16% to 20%, lalo na for example yung mga Bombay 20% sila. Okay, kaya mataas ang risk na mag-o-open ka ng business mo na galing sa utang. Okay. Pero hindi ko sinasabi na hindi ka mangutang, kasi halos kahit naman malalaking kumpanya may mga utang yan. Pero sa akin, kung ikaw talaga hindi mo mapigilan na mangutang, gawin mo yan, dapat yung business mo halos medyo matagal na. Yung marami ka ng customer, marami ka ng kumbaga clients, marami ng product ang halos na nabibenta mo araw-araw, weekly, monthly. Gagamitin mo yung inutang mo para sa business expansion mo. Okay? Kumbaga, for example, ang kaya mo lang gawin sa business mo na cake. Okay, cake na lang. Sa cake, sa isang buwan, 10 lang. Okay? Pero dahil nag-loan ka, nangutang ka, ngayon, kaya mo nang gawin sa isang buwan na 20 pieces na cake. Dahil yung pera nilagay mo sa asset, sa business mo. Ngayon, dahil may market ka na, dahil nga business expansion mo ginawa yun, madali mong mapapaubos ang mga
mga product mo. Hindi tulad dun, bagong bukas ka pa lang, ay nako, yung 10 cake mo, baka ilan lang ang mabenta niyan kapag open na, bagong open ka pa lang. Okay? Kaya maling mindset na ikaw ay mangungutang dahil ikaw ay magninegosyo. Ikaw ay mangungutang para sa business expansion mo. Okay? Malinaw po yan. Kung ikaw naman po ay isang empleyado, kumbaga mas lalong mahihirapan ka dahil yung earnings mo araw daw, yung sweldo mo, mababawasan pa para sa pambayad sa mga utang mo. Okay? Sa mga susunod kong vlog, magkakaroon po tayong utang tips naman tayo. Okay? Kasi malapit nang matapos ang negosyo tips, ang sunod naman natin topic is utang tips. Okay? Okay. Ngayon, bago matapos itong vlog na ito, bibigyan ko kayo ng at least dalawang ano, kasi isa na lang. Kumbaga tips kung pwede ka na ba talaga mangutang. Okay. Number one, yun nga. Mangungutang ka para sa business expansion mo. Okay? Business expansion. Yung number two, mangungutang ka lang kung tawag dito, marami ka ng pera. Okay. Kasi pag marami ka ng pera, wala kang problema sa pagbabayad ng iyong utang. Okay? Importante na marami ka ng pera. Okay. Bago ka mangutang. Di ba? Parang ang labo. Bakit kaya makati ang ilong ko? Sorry. Bakit kailangan marami ka ng pera bago ka mangutang? Okay, simple lang. Dahil at least hindi sakit ng ulo ang inutang mo. Saka credible ka. Kasi 100% kaya mong bayaran ng utang mo dahil yun nga, may pondo ka. Okay, ang iba kasi, nangungutang, walang-wala na. Okay, parang ano, dahil magbe-birthday, mangungutang. E syempre, anong ipambabayad mo doon? Galing ba sa sinarabu? Dahil empleyado ka, galing sa trabaho mo? Kumbaga may hirapan ka, pero kung ikaw ay may tipo, may pundo, bago ka mangutang, lahat ng mga uutangan mo, siguradong kaya mong mabayaran. Kasi, alam mo ba na yung mga malalaking kumpanya, yan din ay nangungutang, pero may pera yan. Kailangan nilang gawin yan dahil para mag-expand ang business nila. Okay? Tandaan, mangungutang ka dahil may pera ka pa. O may pera ka. Hindi yung mangungutang ka dahil wala kang pera. Pag yung ginawa mo ay, Diyos ko, sakit ng ulo, isipin mo na lang sa mga lending company. Dito sa Bicol, pag ikaw nag-utang sa mga lending company, 100 days. Okay? Yung 10,000 mo, 100 days mong babayaran. Kung ikaw ay empleyado, kung ikaw ay nagbubukas pa lang ng iyong business, isipin mo, 100 days mo yung babayaran para sa isang araw na nag-enjoy ka. For example, nag-birthday ka, nag-utang ka. Sa isang araw na anniversary, nag-birthday ka, 100 days mo yan babayaran. 100 days mo yan na sakit ng ulo kung wala kang backup na pundo. Okay? Kaya kung ayaw mo sang sakit ng ulo, bago ka mangutang, maraming kang pera na tago. Okay? Hindi ko naman sinasabing at least million. Para lang naman kasi kung utang kang 10,000, at least may 15,000 ka. Okay? Parang ganon. Kung mangungutang kang 10,000, pwede rin naman 10,000 lang ang tago mo. Okay? O equal lang. Yan, 10-10. Okay? Tapos na po ako sa mga gusto ng ibang topic o may katanungan po kayo, just type sa comment below. At sa ngayon lang po ako nakita, ako po si Roderick Cabrera. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, click na po kayo ng subscribe at click the notification bell para updated kayo sa aking YouTube video na mga ia-upload pa. Dahil abangan nyo ang 8, 9, 10. Tatlo na lang po.
na tips ang may bibigay ko. At tapos na tayo sa ating season na ito, season ng negosyo tips. Okay, sa mga nag-subscribe na po, maraming maraming salamat. More power. God bless all. Thank you.